nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Mga apo, mga anak, hello! Ito na naman si Lola Becky. Yan ang aking kakainin ngayon habang nakikipag-chika ako sa inyo. Yum burger at saka pot pie sa Trader Joe yung galing. Hindi sponsored. Ipakita ko lang mga kinakain ko rito pagka ako'y nag-crave ng ibang pagkain. Okay, balikan ko kayo. Exercise muna si Lola Becky. Just for a moment. Mag-exercise muna si Lola Becky. Just for a moment, please wait. Hello, mga anak, mga apo, nandito na naman ako. Chika-chika lang, you know, sabi ko nga. Itatry ko talaga na everyday meron akong video. Kasi, habang tumatakbo yung utak ko, ang gagamitin ko. So, kahapon, galing na ako dun sa aking orthodoctor. Eh, kahit paano, last shot. So, I don't know. Sabi nila, after 6 weeks ko pa malalaman kung talagang, ano nga, magandang resulta ng shots na yon. Saka magaling yung doktor na, hindi siya doctor assistant, nurse or something, I don't know, PA ang tawag sa kanya. So, sabi ko sa kanya, nung umasok ako, sabi ko, masakit ba yan? Sabi ko, eh, kasi nung yung pangalawang shot, talagang masakit, nasaktan ako. Eh, tapos sabi niya, sino gumawa? Sabi ko, si Dr. Nin. Tapos sabi niya, really? Sabi ko, yeah. I mean, the first shot was okay. He did good. I didn't feel anything at all, sabi ko. So, yung pangalawang shot, I really jumped. Kaya, I just wanna let you know, be nice to me. Sabi niya, oh, don't worry. You won't feel anything. Sabi ko, okay. Ayun, honestly, magaling siya eh. Talagang parang nilibang muna niya ako in a way, no? Kinakausap niya ako, tapos nililinis niya yung spot na pagtuturukan. May way siya, meron siyang manners, kumbaga, na talagang para yung attention ng pasyente, hindi doon sa tusok. Yung gano'n, nalilibang niya. So, habang nililinis niya, kinakausap niya ako, then, in-sprayan niya ako ng malamig. Sabi niya, oh, sige, malamig ito ha. Basta hindi ito masakit, malamig. Yung kaka-spray niya ng malamig, hindi ko naramdaman, pumasok na pala yung karayom. Tapos sabi niya, you're done. Oh my God, sabi ko, God bless you. Sabi niya, that was good. Sabi ko, you're really nice. Sabi ko, you really kept your promise. Natawa siya. So I am just glad na tapos na ito. So malalaman ko kung anong magiging resulta in 6 weeks daw. Ngayon, medyo meron pa akong konting pain, so itra-try ko, pero kailangan ko pa rin daw naka-brace, hindi pwede na yung brace mawala. Eh, ini-insist nga kasi nung doktor na yun na mag-surgery, pero ayoko talaga, hindi pwede. I mean, as much as possible, maiwasan ko ang surgery. Sa akin, tingin ko, hindi ko kailangan eh. Yung pera-pera ang pinag-uusapan, kasi maganda yung insurance ko. Siguro inis kasi siya kumbaga affiliated siya ng insurance. Kaya siguro naisip niya yon na you know, gamitin niya ako para magkapera siya. Ay nako, hindi ko nilalahat ito no kasi merong ibang doctors talaga, they don't really care about you. Mas gusto nila yung kikitain nila. Hindi ko nilalahat. Meron dito yan, marami dito yan. So gusto ko lang mag-share no yung blessings na sinasabi ko nga no. Dapat kasi, claim natin yan. Claim natin yung blessings. Kasi, kung ibig sabihin, pag claim mo yung blessings, talagang nagtitiwala ka sa Diyos, naniniwala ka na meron talagang blessings, maraming blessings. Ako, sabihin ko lang sa inyo, no, kahit na maliit na blessing, natutuwa ako talaga. Grabe Lord, thank you. Talagang puro thank you. Gusto ng Panginoon marinig sa inyo yung thank you.
doon niya nakikita kasi na masaya ka, kontento ka. Yung ganon. Kaya kailangan talaga, lagi natin i-claim yung blessings at lagi rin tayo magpapasalamat. Yung kailangan talaga meron tayong thankful heart eh. Doon na feel ng Panginoon na totoo ka sa Kanya, na nagtitiwala ka talaga sa Kanya, na talagang nagpapasalamat ka sa Kanya kasi alam mo nang galing sa Kanya yung mga blessings na yan. Maraming tao na pwedeng niyang gamitin para maging instrumento ng Kanyang mga pagpapala. Pero sa Kanya pa rin lahat galing. Honestly, ako, ewan ko, no, sa akin lang, kumbaga, meron iba, sabi, wala daw silang Diyos. You know? So sabi ko, bakit kaya ganun ang isip nila na wala silang Diyos? Paano nangyari yon? Hindi ko maintindihan. Kung titignan mo yung buwan, yung araw, yung kalangitan, yung karagatan, saan galing yan? Man-made yan? Yung pala, mag-question mo sila eh. Paano mo sasabihin walang Diyos? Yung mga bundok na yan, sino gumawa niyan? Tao? You know, ang akin ano, gusto ko lang sabihin to, no? Share ko lang. Dapat claim nila yung blessings na naging inventor sila. Binigyan sila ng kaisipan ng Panginoon ng ganon. Dahil nga, kailangan ng Panginoon ang mga tao para ma-develop yung kanyang creation. Kaya nagkaroon ng mga matatalinong tao, mga scientists, you know, yung mga astronomers, lahat yan. Imagine mo, tao lang ba makakadiscovery niyan? Hindi. Binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Ewan ko, ako sa totoo lang, yung iba parang masyado daw akong ano eh. Masyado malawak yung mga pinag-iisip ko. Hindi kalawakan yun. I mean, ang sa akin lang, gusto ko malaman natin na kahit yung paggawa ng baby sa loob ng tiyan, yun na lang, isipin natin paano nabubuo yun sa loob ng tiyan. Hindi tao ang gumagawa noon, doon sa loob mismo, sino ang gumagawa doon? Diba? Aras parang babalik tayo sa grade 1, ano? Diba yung mga bata, tatanong paano ginagawa yung baby? Sa akin, simple lang sagot dyan eh. Kasi nilagay ni Jesus dyan. Kasi gusto niya magkaroon ka ng kapatid. Ganun, ako, I don't know, ako, yun ang ano ko sa mga anak ko, nung maliliit sila eh. Kasi tinatanong, mama, paano lumaki yung tiyan mo? You know, kasi gusto ni Jesus na magkaroon ka ng kapatid. Yung istorya ni Mary, diba, saka ni Joseph. Si Mary hindi naman nagkaroon ng contact kay Joseph eh. Nabuo na lang yun, diba? Ganon din ang explanation sa mga bata para makilala na nila kaagad ang Diyos. I don't know, sa akin, yun ang thinking ko. Eh, yung iba hindi naman nag-agree sa mga sinasabi ko. I don't care. Basta yun ang akin. Opinion ko lang to. So, kahit kayo, mag-isip kayo, mag-muni-muni kayo. Saan ka galing? Oh, well. Ah, ito yung pagkain ko, no? Malibang ko kayo sandali sa pagkain ko. Style. Eh, nakita ko ito yung pandikoko, eh. Then, pumunta ako sa isang Filipino restaurant. You know, I mean, Delhi. Meron silang mga pandikoko. So, bumili ako. Tsaka marami ako nabili ng pagkain na naman. Eh, hindi lang ako nagpapaluto. Hanggang Monday pa ako dito. So, kung ano man yung ano, mga pagkain ko. Good for 2-3 days yan. Ito, pandikoko. Masarap. Ngayon ko nga pa. Mahilig ako sa pandikoko sa tutulong. Yung gusto ko ang pandikoko, lalo ng sausaw sa kape. Ma-amaze ka sa kapangyarihan ng Diyos eh. Doon pa lang mag-isip ka eh. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, pasaway tayo eh. Matitigas ang mga ulo natin eh. Gusto kasi natin yung easy money. Madali ang asenso. Hindi natin mararating ng basta-basta lang yon. Ay nga, miracle. Oh, miracle. Binigyan ka ng malaking blessing ng Panginoon. Galing sa Panginoon yun. Binigyan ka. Nanalo ka sa loto. Pero anong gagawin mo? Iingatan mo, tatapon mo, gagastusin mo. Marami dito mga, yung mga nanalo sa loto.
nabasa ko lang naman yan, no? Napanood ko sa YouTube, nandiyan yan eh. Ano nangyari dun sa mga nanalo sa loto? Yung iba wala. Kasi nagpasasa sila eh. Hindi sila nagtabi ng pera. Tsaka niloko na sila kasi mayabang na eh. Yumabang ba? Lumaki ang mga ulo. Eh, yung iba, nag-interes sa pera nila. Hindi nila alam, naubos na pala yung pera nila. Dapat isipin natin, ano, na lahat ng nakikita natin sa mundo, gawa ng Panginoon yan. Ginagamit niya tayo para gawin nating mabuti ang mundo. Gawin nating maganda ang mundo. Yan, di mo yung nangyari sa mundo dati, ano to? Ganun ako mag-isip. Ano, inisip ko lang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, sabi mo nga talaga, Lord, grabe, salamat talaga. Kung yung panahon na wala, hindi niya tinuruan yung mga tao, hindi niya binigyan ng karunungan, siguro yung nasa disyerto pa tayo. Kasi sa kanya galing lahat na dapat magpapasalamat. Eh, yung iba eh, siyempre, yun mo na. Iba pera-pera. Hindi kaya katangi. Ay, naku si Lola, sandali. Hey, you know I love you, right? Yes, I do. I love you, 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 you. I hope this put a smile on your face, 'cause somebody loves you. Mwah! Nagising si Lola. So anyway, yan ah. Balik tayo dun sa, ano. Parang ako maliit na bata sa solang ko minsan, no. Mas gusto ko pa yan ang mga iisipin ko. Kesa mag-isip ako ng masamang ugali ng kapwa mo. Diba? Mas maganda eh. Makita mo, ma-amaze ka sa kadakilaan ng Diyos. Hindi ka mag-iisip ng negative eh. Pagka yung nakikit, yung iisipin mo yung creation ng Panginoon. Yun nga, paano nga nabuo yung mga bansa? Kasi nga may mga ginamit yung tao na ma-explore yun. Ang nangyari kasi, umiiral din yung kanilang mga ego eh. Yung mga pride nila, yung mga yun, nagiging mayabang na sila. Minsan, yung iba hindi na acknowledge na galing sa Diyos yung kanilang katalinuhan. Binigay ng Diyos sa atin yung mga katangian na yan para makita natin na dakila ang Diyos. Talagang siya lang ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, ng karunungan sa atin talaga. Kaya kung minsan, yung pagka talagang may time na nalulungkot ako, sa totoo lang, nalulungkot ako. Sa totoo lang, may lungkot ako, no? Kasi nga, Pasko na naman. Sorry. Pasko na naman na hindi ko kasama ang mga anak ko. Pero meron dahilan eh. Yun lang ang mano sa dibdib ko. Nalulungkot ako. Kasi mas priority ko maging maayos ang buhay nila eh. Ayoko rin sila na makitang maghihirap. Kaya titiisin ko lang para sa mga anak ko. Kaya kailangan magpasalamat ako sa Diyos. Kasi kahit na malayo kami sa isa't isa, at least andyan mga gadgets na na-create na talagang kahit paano nakikita ko mga anak ko, video call, okay na yun, masaya na ako. Pero siyempre malungkot pa rin. Siyempre may lungkot pa rin, ano, kasi na ibalik ah.
Tagal din bago, matagal na matagal na yun. Siguro yun ang uwi ko. Pag umuwi man ako or hopefully mga anak ko makarating na talaga dito. No, pwede naman, no, dahil may visa, ganyan. Pero siyempre gastos kasi yun eh. Inisip din namin yung gastos eh. Hindi man kasi kayo, hindi man kasi ibig sabihin na gusto ko sila pumunta, mangungutang ako. Ayoko na mangutang. Ayoko na madagdagan. Alam nila yun. Ang gusto nga nila, maging debt-free na ako. Kaya sinasabi nga nila, ma'am, sige lang, huwag mo kayo masyadong intindihin kahit hindi mo ibigay yung allowance namin ng buo, you know, para mabayaran mo lang. Yun ang nakaka-amaze din sa mga anak ko eh. Kasi talagang nag-ipon din sila eh na gusto rin nila ako mapadali na yung matapos lahat ng utang ko. Kasi nga, gusto na rin nila magpahinga ako. Parang ganun, no? Pero hanggat sabi ko sa mga anak ko, hanggat malakas pa ako, magtatrabaho ko. Kahit na meron ako mga maliliit na problema, hindi yan, laban lang ako. Hindi na. Eh, maswerte na ako eh. I'm so blessed kasi kahit na may kapansanan na gano'n, yung halos na hindi ako makalakad, si Lola, ayoko paalisin. Di ba? Ang blessing na yun, sumisweldo pa rin ako kahit na bagal ako kumilos minsan kasi hindi ako makakatakbo eh. Pero nagawa ng paraan yun, oh. Dahil nga yung blessing na yung pamilya na intindihan yung sitwasyon ko. At si Lola, na ayaw niya kumawala. You know, malaking blessing talaga yun. Anyway, normal naman yun eh. Siyempre, di ba, nalulungkot ka ganyan. Normal yun. Pero pagka ganyan, iniisip ko na lang yung mga blessings ng Panginoon na binigay niya sa amin na kahit paano nakita niya na hindi kami pabaya, na hindi namin sinasayang ang mga pagpapala niya. Kaya kliniklaim ko lahat ng blessings ng Panginoon at nagpapasalamat talaga ako sa Kanya. Dahil kasi nga, sa totoo lang ilang taon na mula nung ibinigay ko na talaga yung pagtitiwala ko sa Diyos, hindi ako namang problema. Naayos ko lahat. Yung ang dami talaga, sabi sa inyo, yung na-aksidente yung mga anak ko, dalawa pa sila sa kotse. Anong damage? Yung kotse lang. Ni salamin, hindi nabasag, wala silang galos. Talagang, praise the Lord. Blessing yun. Talagang ginagabayan ng gusto ang Panginoon ng buhay namin. Kasi nga, alam niya na talagang nagtitiwala kami sa Kanya. At talagang kung titignan mo lahat ng mga nangyari sa buhay mo na kahit na maliit, kahit na malaki, makita mo nandun ang pagpapala ng Diyos eh. Hindi ka talaga pinapabayaan ng Diyos. Normal ano, sa isang sitwasyon, minsan magre-react ka, magugulat ka lang, pero hindi ka mag-worry eh. Kasi sasabi mo, Lord, bahala ka na. Pag sabi ko ng ganun, wala na. I mean, honestly, talagang grabe ang papuri ko sa Panginoon. Dahil, yung kasi nga nakita niya eh, na kahit maliit lang yung mga blessings na bumadating, ganyan, ina-appreciate namin, na grateful kami, na thankful kami. Kaya, panay yung bigay niya sa amin ng blessings sa magdahan-dahan lang. Yun nga, nakakabayad ako ng utang, na pupunta ako sa doktor, gagastos ako, na hindi ako nag-worry kung magkano matitira sa akin, nababayaran ko. Na wala akong iniisip na, uy, naku, kakapusin ako. Wala. Walang ganun. Yan ang talagang pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Na kampante. You know? Walang, hindi ka nag-worry. Kaya ako talaga, sa totoo lang, gusto ko talaga i-share sa inyo yan. Kasi malaking bagay na gagawa ng panalangin. Pagtitiwala mo sa Diyos ng totoo. Pasasalamat. At pag-iingat sa mga pagpapala ng Diyos. Basta huwag ka lang mapag-asama, kontento ka kung anong binibigay sa'yo. Kasi pag hindi ka kontento, eh yan, maraming problema ang nangyayari. Maraming lumalabas. Yan ang way ng Panginoon para subukan ka eh, na maging matatag ka. Honestly. Grabe. Emotional ako pagdating nga naman, siyempre sa mga anak ko, mga pamilya, ganyan. Pero, sabay nun is,
tears of joy yan. Dahil alam ko naman na darating yung time na magkakasama din kami ng mga anak ko. Yung nga lang, habang hinihintay mo yon, gawa ka pa rin ng gawa ng kabutihan. Hindi yung magagawa ka ng ibang paraan na madali, yung gano'n. Sabi ko nga, na ang dami nagtatanong sa akin, kailang ka ulit magbabakasyon. Sabi ko, bakit? Sabi ko, may pera ba ako? Wala akong pera. Hindi ko iisipin mangungutang para magbakasyon lang. Hindi na. Ayoko. Tama na to. Nag-enjoy naman kami ng mga anak ko kahit sa Viber lang kami. O sa Messenger. O, ayos ang sitwasyon nila. Hindi naman sila pasaway. Diba? Tsaka nandiyan, may trabaho pa. Kaya, tsaka hindi nagkakasakit. It's safe. You know? Kailangan ingatan lang natin ang pagpapala ng Diyos kahit maliit siya ng malaki. Maging responsible tayo. Na kasi pagkakatiwalaan pa tayo ng Diyos ng mga pagpapala kung matino ang ating mga ginagawa. Kaya natin yan. Basta mag-focus ka lang. Nagagawa ka ng kabutihan para sa pangalan ng Diyos. Kasi binibigay ng Panginoon ang ating mga blessings. Siya nagbibigay niyan. Marami siyang taong ginagamit para marating natin yan. Pero sa kanya lahat galing. O sabi ko nga, ako talaga, blessed na blessed ako. Ikiklaim ko talaga lagi yan. Kasi, makita ko na eh, yung mga dinaanan ko na kahirapan, mayroong purpose ang Panginoon para maging matatag ako. So ngayon, wala na ako naiisip na problema. Ay, honestly, walang gumugulo sa isip ko. Basta focus lang ako sa trabaho ko. Tapos, inaayos ko yung mga bills ko. Tapos, ang ugali ko. Yung mga ganon, inaayos ko. Hanggat mare, umiiwas ako sa mga negatibo talaga. I mean, you know, kapag meron ako narinig na negative, hindi na ako talaga mag-entertain. Ayoko, kasi masisira yung focus ko eh. Kailangan naka-focus lang ako sa Panginoon. Sa sarili ko, meron akong mga pagkukulang sa Diyos. Alam ng Diyos yan. Pero, naaayos yan. Hindi yung patuloy mong ginagawa. Yung ganun. Ang masama kung alam mo may mali, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Yun ang mali. Kaya, mga anak, mga po, nagsishare lang ko kasi magpapasko na ang gusto ko, you know, pasok din ng bagong taon, talagang mas na-improve na ang ugali ko, ang pag-iisip ko. At yun nga, maging focus lalo. Ako, yung focus ko ngayon, talaga yung mga bills ko, matapos ko na. Meron na akong natapos na isa. Hindi pa, I mean, isa-isa. Hindi ko kayang biglain eh. So, siguro, every 3 months, meron isang credit card ang mapupuli paid ko na. Sandali na lang. Alam ko, malapit na yun. Kaya kliniklaim ko talaga yung blessings ng Panginoon. Basta tama lang yung gagawin mo. Kasi kung kliniklaim mo ang blessings ng Panginoon, pero masama ang ginagawa mo, hindi mo mararating yung kapayapaan. Hindi. Mararamdaman mo talaga yung blessings ng Panginoon. Kung talagang aayusin mo din ang sarili mo, ang utak mo, ang mga salita mo, at yung lifestyle mo. Yung ibig sabihin, ito, sinasabi ko lang to, no? Akin lang to, hindi ko to nilalahat. Kahit na mayaman na sila, iba naman ang lifestyle nila eh. Basta na may maintain nila yung kanilang business or, you know, perang natatanggap nila, okay lang yun. Basta maayos. Iba-iba naman tayo ng ano eh, ng level, di ba? Tayo na, nasa baba lang tayo, yung mga OFW, daan-daan lang. Huwag tayo pati gastos ng gastos. Mag-isip kayo, honestly, ako talaga, minsan alam nyo, ayoko na bumili ng damit, kasi marami akong damit na, sabi ko, recycle ko na lang yan. Kasi nga, hanggat maaari, babudgeting ko yung pera ko nga. Pero minsan, parang binibigay din ng Panginoon sa akin na bumili ka kahit polo lang. Yung ganun. O sige, bibili ako. Napagkakasya ko yung pera ko. Hindi yung ibig sabihin na todo-todong bili, no? At least nakabila akong dalawa. O, okay na. Ano, hindi ibig sabihin na ubusin ko yung pera.
para mamili ako ng bagong damit. Unahin ko sarili ko, hindi yung bali. Unahin ko ng mga utang ko. Wagra, matapos na. At matapos ko, I mean, goal ko this year, 2021, na matapos ko lahat ng utang ko. Hindi malaki eh. Alam mo nyo, kiwenta ko nga lahat. Kayang-kaya kong bayaran kung tutusin, dahan-dahan nga lang. Pero sa loob ng isang taon, pwede ko nang mabayaran lahat. Ayusin ko lang talaga yung budget ko. Actually, yung mga anak ko, tinutulungan nila ako. Binigay ko sa kanila lahat yung mga balance ng mga utang ko, ganyan. Tapos yung schedule ng mga payments, inayos nila. Sila sabi niya, ma'am, sige, tulungan namin ko. Yun. Binigyan nila akong listahan kung ano. Tapos binasa ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko lagi yung nag-schedule ng mga payments eh. Kaya, hopefully talaga next year, tapos na. Kaya, kliniklaim ko yan sa Panginoon na matatapos na next year. Sa December, debt-free na ako. Kaya, yung mga basics na mga gastusin na lang ang matitira. Yan ang New Year's resolution ko. Kaya, ngayon palang December, magplano na kayo. Para, bago pumasok ang bagong taon, meron na kayo nasimulan na magfo-focus na kayo. Na hindi na kayo liliko kahit saan. Dire-diretso na kayo. So, claim nyo lagi ang blessing ng Panginoon. Magpasalamat. Maging grateful tayo. Maging masaya at maging kontento. Yan ang importante, kontento. At lagi kayong hihingi ng pag nagdadasal kayo, kalakasan at karunungan para magawa ninyo yung ginagawa ninyong sistema na maayos ang buhay ninyo. Anyway, nagsishare lang ako. Kay Lola Becky yan. Ayan ang mga experiences ko na gusto ko ipalam sa inyo. Yan laman ng channel ko eh. Kung sabi nga ni Mamita at saka ni ano eh, ni Bonji Texas Makas. Sabi, hindi ka naubusan ng content. Talagang hindi ako maubusan ng content kasi sa mga nangyayari sa buhay ko, mga nakikita ko, you know, kahit sa sarili kong buhay, pwede ko i-share. Kasi nakita ko effective yung aking mga ginagawa dahil nga BFF kong Panginoon. So anyway, God bless us all. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Tikong tayo ng bibig. Mag-ingat tayo sa mga negative. Huwag kayo magre-react. Mas maganda, let go. Let go ninyo. Kahit anong marinig ninyo, huwag ninyong pansinin. Yun, para mas tahimik ang buhay eh, kung di tayo nagre-react sa mga negative. Anyway, nandyan ang vaccine, pero hindi pa rin safe. Mag-ingat lang kayo. Kahit na magkaroon na ng vaccine, mag-ingat pa rin kayo. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, boka na at chika lang. Lola Becky, paglalaban ka.